alam mo ba kung noong ipinakilala mo si Maya De Quito kay Mr. Gao noong May 13, 2015 hanggang noong sa February 4 bago dumating yung pera, kung sila ay nag-uusap tungkol doon sa mga accounts na yun? Sila, ibig sabihin, si Maya at saka si Mr. Gao. Isang beses po, nagkita po kami ulit noong December 8 na 2015 po. Mm. Kasi po, sabi ni Mr. Gao sa akin, magbabayad na po siya sa pesos. Ha? Magbabayad na po siya sa pesos. Oh. So, sabi ko, Maya, baka pwedeng pumunta ka sa Suler noong December 8 po ng gabi, mandang gabi po. Oh. So, nag-usap sila. So, sabi ni Mr. Gao, kay Maya na, baka pwede po mag-boost ang limang account na peso. Kasi nandito na yung pera, ipapadala na ng peso. Hindi mo alam na may contact si Maya at saka si Mr. Gao? Hindi po. Hindi ko po alam po. After May 13, 2015 hanggang February 4, 2016. Hindi ko na po alam. Yun lang ang isa ho. Nakita ko, nag-usap sila, kami po, na sila po ang nagbukas ko ng peso account noong December 8 po. I have no further question. Thank you, Senator Enrile. The next, well, Senator Coco is not around. Senator J.V. Ejercito. Thank you, Mr. Chair. Just have a few questions for Mr. Kim Wong. Ang sabi ko kasi ni Ms. Maya De Quito, ikaw daw ang nag-utos na buksan, no? Yung limang account. Muli ay pwede bang marinig mismo sa inyo na totoo ba ito o hindi? Hindi po. At ang sabi rin ho ni Ms. De Quito, mga nakaraang pagdinig, ay kayo daw ang nagpakilala, no, doon sa mga may-ari ng mga naturang, mga nabanggit na account. Pinakilala daw siya, parang apat na pangalan ito. No? Totoo ba ho ito o hindi? Yung apat na may-ari ng account, ay kayo daw ho nagpakilala kay Ms. Maya De Quito. Yung lahat nyo, wala pa yung kilala nyo. Hindi isa. Hindi ko alam kung paano i-spelling nyo. Muli, siguro isang katanungan lang din, Mr. Kim Wong. Doon ho sa $81 million na nanggaling ho, na pag-aari ho ng Central Bank ng Bangladesh, meron ho ba kayong kinalaman sa pagpasok nito o bilang junket operator, eh siyempre ang habol nyo lang po, eh bayaran kayo doon sa pagkakautang o meron din ho kayong kinalaman doon sa $81 million? Sa totoo lang po, wala akong kinalaban. Pero yung kasi po, sa casino, pag nagpunta, maglalaro, hindi ho namin parang tanungin eh, parang insurto pa ho. So, eh, ganito ang nangyari ngayon, nalaman na natin eh. Kaya ho, gusto ko tumulong na para maano itong taon nito. Ang gumawa ko nito. Kasi madalas ho nabanggit na itong nakaraang mga hearing ay parang lumalabas na kayo po ang parang tinuturo na isa sa mga mastermind. Dahil kayo po ang madalas na nag-utos na dito ilagay sa transaksyon na ito, na kung magkano ang ilalagay doon sa mga natural account, no? Yun ang nabanggit nung nakaraang mga hearing. So, ano po ang palagay ninyo? Bakit po kaya kayo ang itinuturo sa anuman lang ito na bilang isa sa mga tingin na mastermind? Hindi ko po alam yun kung paano po. Sa totoo lang po. Kasi po, lumalabas, Mr. Kim, eh, parang ikaw daw ang nag-utos, no, sa bawat transaksyon na nangyari noong mga araw na yon tungkol sa $81 million.
ay kayo po ang tinuturo na kayo daw ang nagbigay ng instruction kung saan mapupunta at kung magkano ang kinakailangang marimit doon sa mga account na yun. Hindi ko po talaga alam. Tsaka wala po ako inuutos po. At ang isa pa, no, total nandito na rin si Mr. William Goh, ay ang pagbubukas daw ng account sa pangalan ni William Goh ay ipinag-utos din daw ninyo. Totoo ba ho ito o hindi? Nandito po si William, pwede siya ko itanong. Di ba po? Hindi po ako nagbukas ang account ni William. Hindi ko po alam sino na pag-isip nun, nabuksan. Nakataon lang po, ang laki ng problema dahil sinasabi ng Senator Rector na ang dami kong kaibigan lahat. Ang dami ko po talagang kaibigan, miski patawag natin lahat, baka mapuno ito lahat. Ang isa rin pong madalas na binabanggit ay kaya natuloy ang transaksyon na ito dahil sa tingin po ni Ms. Digito ay malapit na kaibigan ninyo si Ginoong Lorenzo Tan na presidente po ng RCBC. Siguro gusto ko lang hong marinig muli mula sa inyo. Sa tingin nyo ba ay may kinalaman o may alam ang inyong kaibigan na sinasabing si Lorenzo Tan sa transaksyong ito? Igagalang siya ko po ng buong buhay ko, wala po siya alam dito. Si Mr. Tan po, ako po magagalang siya po, sigurado po. Sige po, salamat po. May tanong lang din ho ako. Kasi nung nakarang hearing, no, gusto ko lang hulinawin kay Mr. William Goh. Ang sabi rin po ni Ms. Digito at ayon din sa abidabit, pwede ko na rin muna tanungin, no, bago kayo. Andito na rin ho si Ms. Angela Torres, no, na siya pong assistant manager ng Jupiter Branch ng RCBC. Ayon po sa laysay ni Ms. Digito at parang silang ayunan nyo rin po, na meron hong 20 million na na idinilibro o sinakay sa sasakyan po ni Mr. William Goh sa labas po ng RCBC Jupiter. Gano ko, totoo ba ito o hindi? Your Honor, hindi ko po masasagot yan kasi nag-file na po ng case sa akin si Mr. William Goh. So, since ayaw pong sagutin dahil nga sa kaso, Mr. Goh, please, kasi po ang lumalabas, ang sabi po nung isang testigo, nung isa pong resource persons natin, ay isinakay po ito sa sasakyan po ni Ms. Maya Digito. Pero ayon naman po sa kanila, ay ito daw ay isinakay sa inyo pong Lexus pa na sasakyan sa labas ng RCBC, Jupiter. Your Honor, hindi po totoo yung mga sinasabi niyan. In fact, nung withdrawal na 20 million, kinuha niya ng February 5 withdrawal. At yung sa pa, wala akong account dyan. Yun ang unang-una sasabihin ko. Wala po account sa RCBC. Nung kinuha yung February 5 yung 20 million, ang withdrawal slip po, fake. Forged ang signature withdrawal slip. At the same time, pati yung mga ID na binerify ni Torres, ay hindi naman ID ko, hindi ko mukha. Personal binerify niya. At yung pagtanggap ng pera, fake din. At saka isa pa ako, Your Honor, wala naman ako Lexus na yung sabi niya, dark gray na kotse. May Lexus po ako, luma-luma na, SUV na, champagne po, light. Talagang malayo ang sinasabi niya tungkol sa 20 million na yan. Ito, mayroong mga papeles dito na papatunay na finik po nila yung pirma, pati withdrawal slip, sila din ang bukas ng account eh. Fake din ang pang-opening ng account eh. Lahat fake ho eh. At saka sinabi yun ni Mr. Agarado ba yun? Under oath na malino sa kotse ni Maya Digito nilagay yung 20 million na yan. At may nabanggit din ngayon si Mr. Kim Wong, may dinala ng araw na yun, 20 million sa kotse ni Maya Digito sa Soler. Maari yun na siguro yun. May tatanong na po, Mr. Chairman. Just a few more questions to Ms. Attorney Julia Bakay-Abad, no, of AMLA. Ms. Abad, as to your investigation, did you uncover new facts relative to this case since the last Senate hearing? That was the last Senate hearing was March 17. So are there anything new regarding this case in that period?
Well, Your Honor, the AMLOC's investigation is still ongoing. We haven't terminated our investigation. But since our last hearing on March 17, the developments were the AMLOC filed a criminal complaint against before the Department of Justice against Mr. Kam Sin Wong, a.k.a. Kim Wong, and Mr. Wei Kang Su. Since you declared that the $4 accounts used in these transactions are fictitious, did you find out the real names of those in the pictures during your investigations? Because it was recently reported in the news, so I just read it, Attorney Abad, no? that some pictures were employees of RCBC. Do you confirm this? Well, Your Honor, we were not able to identify the true the identities of these persons who supposedly opened the four accounts, because based on as I have stated earlier, the identification documents that were submitted turned out to be fake documents, and when they supposedly opened the accounts, they declared certain employers, but when we verified with these employers, it turned out that they were not connected with these employers. So these are the information that we gathered, Your Honor. Okay, and then last but not the least, Mr. Chair, other than including casinos within the ambit of the Anti-Money Laundering Act, what reforms do we need would you suggest to give more teeth to the law, so that transactions or anomalies like this would be prevented in the future? Well, I think everybody would agree that there's a need to relax the bank deposit secrecy law, Your Honor. Okay, that's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Before Senator Bam, just a few questions. AMLA, you filed a case against Mr. Kim Wong. It seems you filed a case against all those directly linked, no? Allegedly, I would like to have, at this point in time, allegedly. But have you filed a case against Philwon? We haven't, Your Honor. But as I have said, our investigation is still ongoing. We haven't terminated our investigation. And the AMLOC files criminal complaint, appropriate criminal complaint, as evidence would warrant. Since at the initial stage of our investigation, it already became crystal clear to us that it was those persons who we have charged against before the Department of Justice, it was already clear to us that they had committed acts that would constitute money laundering. That's why we already filed criminal complaint against him. But as I've said, our investigation is still ongoing, and depending on the evidence that we would be able to gather, probably more criminal complaints would be filed against all those involved in this scheme, Your Honor. Well, it seems your investigation still has to still dig deeper, because the hole seems to be getting deeper and deeper. As you've seen today, Mr. Kim Wong is saying that the 18 million was never delivered. In fact, he's saying that there was no Mr. Wei Kang Su at Soler, whereas Philwon is saying they did deliver the 18 million to Mr. Wei Kang Su. So we expect more action on your part in the next few weeks or days. Is Mr. Agarado here? Mr. Agarado, can you have the page? I just like to ask, ito yung kotse na picture na sinabit ni Mr. Kim Wong. Can you send it to him? Since you're a member of the branch, I just want, does that appear to be? I know you wouldn't say it with exactitude, but I would like to say, does that appear to be the car of Miss Maya De Quito? Your Honor, ito po yan. This is her car, her Honda Jazz DR2685. Okay, may tanong ako. Tignan mo yung plaka. Bakit parang Chinese yung sulat doon sa plaka? Nalala ko po, nagpagawa daw siya ng
may binanggit po siya one time sa amin kasi sabi namin, ma'am, ba't ang ganda ng plaka nyo, ng kakaiba yata, may Japanese character, parang gano'n. Oo nga, iba eh. May mga character, sabi ko, hindi, di ba hulihin ka ng MMDA kung may mga ganyan? Actually, this is her conduction number ng kotse niya, DR2685. Okay, so you say this, you're saying it with certainty, I can see your body language, please make it verbal. Yes, sir, yes, sir. So you're certain that's her car? Very certain, Your Honor. Okay. I just have, can I have it back, please? The other last question is, Mr. Kim, this was taken February 5, itong picture na ito. Opo. Hindi, galing po sa Suler po yan. Galing sa Suler? Na yung pagpasok po ng nga. Body po. Opo. Oh, pero, may date po dyan po, sir. Yes. Opo. Oh, nakalagay nga, February 5. Opo. Then, tanong ko lang sa Suler, bakit at kay Mr. Kim Wong, sino makasagot, no? Kasi sabi mo, Mr. Tan, 14 days, burado na. Okay? So, yung alleged dinner ni Maya De Quito, ni Concon Bautista at ni Kim Wong, sinasabi nyo, na-erase na. Okay, fine. Pero bakit naman meron February 5 na CCTV? I'm just wants an explanation. Yes, sir, Your Honor. I confirm that after 14 days, the system records over old footages. I'm surprised myself, Your Honor. There's the first time I'm seeing this. We will surely investigate how it happened, Your Honor. That seems to be a fair answer. You yourself are surprised, huh? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Kim, paano po ito? Sabi nila, by 14 days na erase na, meron po kayong picture. Nag-iusap lang ako po sa mga kakila ko sa Sule po na baka meron po footage. Iba kasi po yan, sa parking po yan nakuha. Hindi po sa casino. Parking, I see. Po, sa parking ito. Pagpasok po ng parking lot po. Mr. Tan, yung sinasabi mong 14 days sa gambling area yan? I did not ask whether it should be limited. No, just find out, no? Kasi yung restaurant, hindi naman gambling area, eating area yun. Baka naman iba yung hindi 14 days. Understood, Your Honor. Okay. Baka you can produce something next hearing. I will report next hearing, Your Honor. Okay, thank you. Senator Coco Pimentel. Ay, sorry. Senator Bam Aquino. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat. Yung mga tanong ko po is really regarding how to get back the money to Bangladesh. No? Palagay ko, hindi natin pinag-uusapan enough na meron tayong perang ninakaw sa Bangladesh at kung paano ito maibabalik. So, let me begin with the seemingly contradictory stories of Mr. Wong and Mr. Concon and Ms. Salud. No? Magkano po yung naibigay sa inyo na cash ng PhilRem, Mr. Wong? Total 400 million pesos, 5 million US dollars. Okay. And Mr. Bautista, you had said previously it's 600 million pesos and 18 million dollars. Is that right? Yes, Your Honor. So may balance kayo na 200 million pesos and 13 million dollars. Roughly about 18 million dollars, no? Roughly, which is really yung balance natin. Senator Recto asked you before, kanino binigay yung 600 million pesos and 18 million dollars? Kanino po nyo binigay? Ang instruction po kay Mr. Wei Kang Su. At binigay niyo to kay Mr. Wei Kang Su? Ang hirap naman sagutin ng tanong. Yes, Your Honor. And all of that time, kasama ba si Mr. Kim Wong nung binigay niyo kay Mr. Wei Kang Su? Was he present when you gave the 600 million pesos and 18 million dollars? Opo, Your Honor. Then why didn't you mention Mr. Kim Wong's name in the last hearing when Senator Recto asked you point blank kanino niyo binigay yung pera?
Binigay po namin yung pera kay Mr. Wei Kang-su. Siya po yung beneficiary ng transaction, hindi po si Mr. Kim Wong. But Mr. Kim Wong was present. Opo, madami po silang iba pa. Sino pa yung mga kilala mo doon? Nakasama ni Mr. Wei Kang-su? Hindi ko na ho kilala, mga Chinese po sila. Si Mr. Wong kilala mo? Opo. So you conveniently forgot to mention that Mr. Wong was present in the turnover of 600 million pesos and $18 million? Hindi naman po, kasi po yung beneficiary po ang pinag-uusapan ho natin ng pera po. Nabasa mo naman, by the time of the second hearing, Mr. Wong's name was quite popular already, no? Umiikot na, and I think that's why he's here, no? Para mapag-usapan niya mismo yung kanyang narrative. So alam natin yun, paulit-ulit yung pangalan na Kim Wong, and yet you still did not mention it during the last hearing. Tama po? Kasi po, ang pinag-uusapan lang ho namin sa remittance, yung beneficiary lang po. So you didn't feel it was important to mention that Mr. Kim Wong was present in the last hearing? Madami din po ho kasing ibang mga Chinese na kasama nung nag-deliver po. But obviously, Mr. Kim Wong is central to this conversation. Hindi nyo siya minention talaga. Your Honor, hindi ho was namin alam. Was it purposely na hindi mo siya minention or an honest mistake na hindi mo siya na-mention? Sorry, Your Honor, wala naman ho kami sa investigation. So we were just instructed to deliver sa beneficiary. Yun lang po yung trabaho namin. Okay. Sige, let me leave this point. But Senator Recto asked you point blank, kanino nyo binigay? And you said, Wei Kang-su, which is right. Yes, Wei Kang-su. And then you refused to provide other information, which is that Mr. Kim Wong was present. Your Honor, it was not asked before if Mr. Kim Wong was present. So, okay. So was Mr. Kim Wong present in all of the deliveries of cash? Yes, Your Honor. Was one of this done in your house? Yes, Your Honor. When Mr. Kim Wong went to your house, kasama ba niya si Mr. Wei Kang-su? Yes, Your Honor. At may kasama pa siyang ibang mga players? Madaming tao, Your Honor. Eh, 5, 10 people? No, siguro mga 5 to 6 people. At di mo alam yung pangalan nila? But they seemed like they're of Chinese descent. Chinese, opo. Okay. Mr. Kim Wong, sa mga panahon na pumunta kayo sa bahay ni Mr. Bautista and Mr. and Mrs. Bautista, kasama niyo si Mr. Wei Kang-su? Hindi po. Sino ang kasama mo? Ako lang po mag-isa. So right now, sinasabi mo nagsisinungaling sila Mr. and Mrs. Bautista? Hindi ko po masabi. Tanong niyo po. Hindi, kasabi nila, marami daw kayo. Kasama mo si Mr. Wei Kang-su, may kasama kayong 5 players of Chinese descent. Ako lang po mag-isa. All the times that you had gone to the houses of the Bautista since February, pupunta ka ba before February sa bahay po nila? Never po. Never, okay. Nung mga panahon pumunta ka sa bahay nila? Opo. For the record, under oath, sinasabi mo, mag-isa ka lang? Opo. Wala kang ibang kasama? Wala po. Meron ka bang kasama sa kotse? Nung pumunta ka? Po. Pero hindi sila bumaba? Bumaba ako, dun sa kali po. Hindi pumasok po. Sino-sino yung mga yan? Driver ko po, tsaka tao ko po. Under oath, they will say na mag-isa ka lang? Opo, pumasok po. Ako lang po. Kayo naman, Mr. Bautista, kung tanungin po namin yung mga tao sa bahay ninyo, will they say that there was Mr. Kim Wong, Mr. Wei Kang-su, and 5 other players? Your Honor, nasa labas lang po sila. Sino yung pumasok sa loob ng bahay ninyo to get the cash? Nilabas po namin yung pera ho from the house. So hindi nakapasok si Mr. Kim Wong sa bahay ninyo? Sa labas lang po siya? Sa may main door yata ho, Morris. Okay. Kay sila ni Wei Kang-su? Yes, Your Honor. At may 5 silang kasama? Yes, Your Honor. Nakita po ito ng ibang tao sa bahay ninyo? Or baka mga kapitbahay ninyo, nakita ba sila? Hindi ko po alam, Your Honor. Okay. So maybe not. We don't know. Mr. Wong, ang kwento po ni Mr. and Mrs. Bautista, hanggang pintulan daw po kayo, kasama ni Mr. Wei Kang-su at kasama ng 5 pang mga, around 5 Chinese, people of Chinese descent, no? Hindi po totoo yan? Hindi po totoo. Nakapasok ka ba sa bahay nila? Opo. Ito na yung tanong ni Senator Gingona kanina.
pwede mong i-explain on the record daw kung anong nakita mo sa loob ng bahay nila? May painting ka ba nakita? May picture? Pagpasok ba living room? May TV? Maraming painting po. Maraming painting. May isa kang naalala? Meron po. Ano? Pag tinignan niyo po, yung painting bali po, kaano mo napakalalim po yung daan? Okay. Special painting po yun eh. Maliit lang po. Pag tinignan mo, pala ang lalim hanggang doon. Hindi mo makalimutan yan? Hindi ko po malimutan. May ganyan ba kayong painting sa bahay? Yes, I have that painting. And sir, he's been to the house before. And could you speak louder, Mr. Bautista? He's been to the house before. And when that painting was new, type na type talaga niya. And he was asking me where I got it. Okay. So nabati na niya yung painting na yan. Okay. When was he at your house? Previous to these transactions? Last year. Why was he at your house? Kayo po ba'y magkaibigan? Meron mo kayong business dealings? He was with a friend who visited the house. Hindi naman si Wei Kang Shu yung friend niya. Pa. Sino pong kaibigan niya? Well, his name's been mentioned earlier, but I'd rather not talk about it anymore because a lot of people have been mentioned already, a lot of people who are not related to the transaction. Do you confirm, Mr. Wong, na nakapunta ka na sa bahay po nila bago itong mga transaction na ito? Totoo po. Nanimutan ko po. One time po. Okay. Totoo po yun. Totoo po. So, sorry bago po. Mo na ngayon yung sinabi mo kanina, nakapunta ka nga sa bahay nila? Opo, opo. Yung one time lang po. Tapos, sumunod na ito. 1, 2, 3. Tatlong beses pa po. Okay. So, as far as you're concerned, Mr. Wong, merong around $17 to $18 million na nawawala. Nawawala po. According to our resource speakers from PhilRem, na-encash po ito at naibigay sa inyo. Is that right, Mr. Bautista and Ms. Bautista? Yan po yung testimony po ninyo under oath? Yes, Your Honor. Na kay Wei Kang Shu ito at na kay Kim Wong. Yan ang sinasabi po ninyo? Yes, Your Honor. Okay. So, obviously, Ms. Abad, this is really ripe for your further investigation. Let me ask about the money in the casinos. Meron pong $61 million na pumasok po sa casino. Pag sinabi po natin pumasok po ito, pumasok ito sa treasury ng mga casino. Is that right, Attorney Tan? For at least for Soler? Your Honor, with respect to Soler, we received 1.365 billion pesos, Your Honor. Okay, kasi na-convert na into pesos, no? 1.365. That's correct. That's right. Pag sinabing nakapasok, what does that mean? The amount was transferred from PhilRem's BDO account to Soler's BDO account, Your Honor. Okay. It's in Soler's BDO account. Anong nangyari sa perang yon? The money was then used as front money by Ding Shi Zi. And then it was used to purchase equivalent amount of non-negotiable chips, Your Honor. And then? And so are the chips at large? Nilaro ba niya yung chips? What happened to this? I'll give the summary, Your Honor. Attorney ni Pamusena, I'll be asking about Midas next, huh? Well, to answer the question of where the 1.365 billion that was received from PhilRem by Soler BDO account, we summarize it as follows. Number one, the entire 1.365 billion pesos was used to purchase 1.365 billion worth of premium non-negotiable chips in Soler. And those non-negotiable chips were used and transferred as follows. 903,730,000 worth was transferred to junket operator A in Soler, Your Honor, and was exchanged for equivalent of 903.73 million worth of that junket operator A's non-negotiable chips on instruction of Mr.
Ding Shi Zi. Then 100 million worth. Wait, this is a second attorney, Tan. So, pumasok sa account ninyo, naging chips ng Solaire, and then naging chips ng Junket. Junket operator. Magkaiba ba yung chips na yon? They're different, Your Honor. Sorry, could you use the other mic, please? Because nawawala-wala ka sa mic. Sige, attorney, please explain. Your Honor, a junket operator A is a fixed room junket operator. So, they have their own rooms and they... when a player, junket player, plays with them, they issue their separate, distinct non-negotiable chips, Your Honor. All right. So, ito ba'y currently still in junket operator A chips? We do not know that, Your Honor, because